So, hi guys! Welcome back to my channel. So, sa video na to, ngayong araw na to, magluluto ako ng sweet and sour tilapia. Samahan nyo ako, tuturo ko sa inyo kung paano lutuin yung simpleng pero masarap na recipe na sweet and sour tilapia. Ang mga kailangan mo, Lia, bawang sibuyas, tilapia, ketchup, patis, mantika, suka, hanina na kinanaw sa tubig, at pahabol, tubig, at brown sugar. Ayan. Kayatin ang mga sangkap. Kalahati lang ng sibuyas yung gagamitin ko. Dahil konti lang naman yung tilapia na gagamitin natin. 3 pirasong bawang. Litikin at kayatin ng pinoy. Pagkatapos naman ito, isusunod natin ang luya. Tatanggalin natin yung balat ng luya. Hihiwain ko lang ito ng pahaba na maninipis. Huwag tayong gumamit ng sobrang dami ng luya kasi medyo strong yung flavor niya. Pagkatapos na kukuha ko ng baso, maglalagay ako dito ng 2 kutsara ng harina, cornstarch, pwede rin nyo rin gamitin. At 4 kutsara na tubig. So, dodoblehin nyo lang yung ratio. Haluin mabuti. Tapos, mamaya, haluin din natin to bago natin ilagay din sa ulam. Siyempre, ketchup. Mga 2 kutsarang ketchup. Ngayon naman, magluluto na tayo. Step 1, prito mo lang yung tilapia. Naasinan ko na itong mga tilapia natin. After 5 minutes, check natin. Baliktarin mo pag luto na siya. Pag hindi na dumidikit sa kawali. At pagluto na siya, hanguin mo. At paghahango mo, set aside. Mamaya, lalagyan na lang natin ito ng sauce sa ibabaw. Yan, ito ng tilapia natin. Ngayon, lutuin na natin yung sauce. Step 2, gisahin natin yung bawang sibuyas at luya. Pagkatapos pumula ng bawang, sunod natin yung sibuyas. Haluin at luya. Antayin yung bumango, lumabas yung patas na inyong inigisa. At isusunod na natin yung paglalagay ng suka. Siguro dito gumamit ako ng 2 kutsarang suka at kalahating baso ng tubig. Tapos naman, isusunod na natin yung paglalagay ng brown sugar. Ayan. Kung papansin nyo, pag nilagay natin ito, pupula or magiging brown yung ating mixture. Pwede rin naman white sugar, pero hindi siya ganung pupula. Tapos ilalagay na natin yung ketchup. Mas magiging dark yung color niya pag brown sugar yung ginamit natin. Tapos bahala na kayong tumumpla ng asim at tamis. Pakuluan. At kapag nakuha nyo na yung tamang asim at tamis, kahuli-huli na natin ilalagay yung patis. Ulang pa, pwede pang magpapalapot. Final step, pampalapot, pwede tayong maglagay ng harin ng kinanaw natin sa tubig. Haluin nyo agad pagkalagay. Ayan. At pag mapad na siya, makikita nyo, after 1 minute, pwede na natin patayin. Ayan. Kulong-kulong na siya. At iibabaw na natin siya dun sa ating tilapia. Sweet and sour tilapia. Yun yung sweet and sour sauce natin. So, ganun lang kadali gumawa ng sweet and sour tilapia. Yung simpleng pritong isda ay magiging makulay, masarap kapag nilagyan nyo siya ng sweet and sour sauce. Thank you for watching, everybody!